sa mga ka-soulmate, what's up Pilipinas? Ako pa rin po si Sol Aragones at ito pa rin ang Kong Tour at ngayong episode natin ito, ito ay pinamagatang Magic Ingredients. Ano nga ba ang mahihiwagang sangkap sa mga pagkain sa Kalamba at ano rin ang mga magic ingredients dito po kung nasaan tayo, ang Puto Binyan. Hello! Hi, Ate Sol! Hi! Welcome! Salamat sa pagpunta. Pinayagan mo kami pumunta dito sa inyo. And thank you din sa pagkakataon na maipakita natin kung ano ba ang ganda ng Binyan. Yes, kasing ganda mo. Why not? Kasi talagang pag sinabi na puto, talagang ang equivalent nun, Binyan. Yes. Ang tanong ng mga kababayan natin, ano yung secret ingredient or ingredients meron talaga yung mga puto dito sa Binyan? Iba eh, iba yung lasa. Oo nga. Ika? Kasi syempre, I'm sure hindi nila sasabihin yung ano eh, yung sekreto. Oo, pero ngayon dahil mahal ka namin, baka masabi yes, na ni ate yung oo, yung ano. Gawa po talaga siya sa giniling na bigas ng talaga. Unlike po sa iba kasi may harina, may baking powder. Mm. Sa amin po, talagang purong bigas lang po yan. Tapos gano'ng katagal tumatagal yung, ano, yung puto? Di ba napapanis hindi agad? Hindi po. Mm-hmm. Ano po yan? 2 days po bago mapanis. So pwede bang turuan mo kami kung paano namin lutuin ang mahiwagang putong ito? Tatawagin ang putong yan na alagang Sol and Len. Yeah. Oh, why not? Habang nilalagay mo ang cheese, ano pa yung mga tourist destinations na pwedeng puntahan dito sa Binyan? Ito, sa ating likod ay nandyan yung eskwelahan ni Rizal. Mm-hmm. Yung kanyang first formal education ay dito. Mm-hmm. Dito, naganap sa Binyan. Ayan, sa likodan mo. Oo, ayan. Mm-hmm. And then, sa doon yung old munisipyo natin ay naging museum na. Mm-hmm. And in-acknowledge ng CCP na regional art center. Ay, galing na. Tapos, balita ko, yun daw tourism officer ninyo ay inawardan. Anong award niya? Yes, oo. Best, outstanding. Outstanding, oo, best tourism actress. Halika. Officer, si Bichato head po namin, si Bichato. Oo, yan. Kasi pinagmalaki ko na yung lahat kay ate. Pati yung ating festival na awardan tayo. Putulatik Festival po. Putulatik Festival. Parang dalawang taon na po kami, 2018 and 2019, na one of the outstanding festivals in the Philippines. Wow. Ng DOT. More on cultural tourism po kasi ngayon yung pinopromote ng Binyan, di ba? Parang we are posing as parang gusto namin maging heritage capital ng South. That is why parang nagre-revive kami ng aming Binyan City Heritage District. At sinimulan na namin yan because doon sa sinimulan din ni Kong Len na pag muling pagtatayo ng makasaysayang Alberto Mansion. Namin tawag na aros caldo, goto, nilugaw, pero dito sa Binyan iba pala ha. Ang tawag nila pospas. Ginawa ng kanilang lolo ay pinagsama-sama ang mga ingredients sa ibang mga like ng goto, aros caldo, pinagsama in one. So okay, lahatan na to. Pospas. Lahatan na yan, pospas yung tawag. Tinatawag ng mga millennial, di ba? Sana all. Sana all. Hashtag. Oh, sige, paano ba natin gawin to? Ito, bukas lang natin. So, ito pour natin ito lahat. Umaga. Ang dami palang lahok nito. Masarap nga ito. Kompleto silikados. Ano pong secret ingredients or ingredient nitong pospas?
Basta po ang linis sa linis po ng laman, kailangan po malinis na malinis. Hindi malansa, hindi mapait. Kasi sa iba, pag ano po, mapait. And of course, sabi nga, dahil alagang sol, alagang lip. Alam mo yan. Habang ginagawa, may pagmamahal. So, mas masarap. Mas malinis. Gagalingan mo talaga yes. Kaya sumasarap. Oo. Speaking of masarap, mukhang ang dami pang masarap na produkto dito. Yes. Ito, ang pinipig, sikat din ang binyan sa pinipig. Ito, masarap po. Dinagal ako kaya yan sa Congress. Parang nalimutan mo akong padala nito. Hindi, ate. Baka shinero, baka kinakain nila. Itong staff joke. Joke lang. So may angpaw. Pinipig yan lahat. Made of pinipig. Kasi dito, agree kami before. Dala po talaga sa live show. Minsan may pagtalsik na nagaganap. Ulitin natin ito. Take two. Huh? Sarap. Promise. Totoo. Parang ano, ang tawag doon? Hindi malalaki? Pino. 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 Tapos, yan, iba't ibang klaseng pinipig. Ito may champorado pinipig. Ah, may flavor. Yeah, may flavor siya. Pagpasok ko kanina, nakita ko ang ganda talaga nitong cast, sabi niya Nens. Pero balita ko, may secret ka pang isa eh. Yes, oo. Ito, no? Kung makita niyo yung long table namin, yung presidential table, ito ang kakambal ng lamesa na meron sa Malacanang. Talaga? Yes, kasi di ba sabi ko dati nga ito yung naging munisipyo, naging hospital. Tapos nung naging congressman, si Congressman Jacobo Gonzalez, naging close siya sa dating President Marcos. So, naging ano siya, parang laging pumupunta dito dumadalaw si President Marcos. So nagkaroon ng parang Malacanang of the South. Kasi dito na siya nag-meeting. So may napansin ako talaga ito. May seal siya ng ating bansa. Oo, grabe. Ano yan, na-retain yan, hindi natin pinaltaan. Sa dulo po ng mesang ito at ng mga makasaysayang upuan, nandito na akong pospas. Yes, ang pospas. Gusto ba ate magtanggal na lang? Oo, sige. Okay, Kainan na. Ang ating niluto na pospas. Oh. So, carbs pa mo. Why not? Kasi ito carbs din, rice, di ba? Kain na tayo. Okay. Okay. Happy eating. Diyos ko, ang sarap. Ayan na, guys. Bongga talaga. Bongga. Walang keme, ang sarap talaga. Sis, maraming salamat ha. Alam niyo si Kong Len, isa sa talagang matalik na kaibigan natin sa Kongreso. Hindi rin ako nagtataka kung bakit talagang malago ang turismo dito sa inyo dahil talagang ikaw mismo yung mapagmahal. Gaya nga ng sinabi mo. Iba talaga ang alagang Len. Thank you, Ate Salcher. Thank you. Yun, so ito na yung pagkakataon para imbitahan mo yung ating mga turista na pumasyal naman sa inyo dito kasi masarap yung pagkain, ang historical talaga yung lugar ninyo. So, anyayahan mo sila? Sa ating pong mga kababayan, sa iba't ibang parte ng probinsya ng Pilipinas, ako po ay malugod na nag-aanyaya sa inyo na sana minsan ay madalaw at makita po ninyo ang binyan. Kung dito po sa binyan nakita natin ang dating eskwelahan ni Rizal, naku, dyan naman po sa Kalamba makikita natin ang tahanan ni Rizal. Ano ba yung masasarap na pagkain dito sa Kalamba? Ano po, mga kakanin. Oo, ano pa? Lugaw, kasi marami tayong lugawan dito sa amin, sa Kalamba. Siguro pamoso pagdating sa mga matamisen, yung ube. Buko pipe po. May balita ko yung okoy daw, masarap dito. Okoy? Opo, napakasarap po nun. Bakit? Anong kakaiba sa okoy ninyo? Ewan, di mo maintindihan yung lasa ng okoy, basta masarap dito sa Laguna. Yung okoy, at saka yung adobong mais. Tapos ano naman ho yung mga dinadayo pang iba dito sa Kalamba? Sayo naman ang curly hair mo, hindi ko makita sa TV eh. Punta po kayo dito sa Kalamba, madami pong mapupuntahan dito at mag-enjoy po kayo. Excited na po akong matikman ang mga pagkain dito sa Kalamba. Ito ang kaibigan ko na si Congressman June Chipeco, na kung tawagin ko ay Tito June,
isang usap sa pinakamagandang lalaki dito. Kami lang naman ho dalawa nag-uusap eh, pwede na. Ano po, hindi ho siya naghanda. Hindi talaga. Dami hong pagkain dito. Pero balita ko, ang dami din nagtutour ngayong araw na ito. Kaway-kaway naman dyan! Bukod po dito sa masasarap na pagkain na ito, saan pa kilala ang Kalamba? Well, alam mo naman, unang-unang sa lahat, nandito tayo sa bahay ng ating dakilang bayani, si Gato Sir Rizal. Ikalawa, nakita niyo ba naroon yung aming banga, the very famous banga. Nandito po naman yung simbahan namin na kung saan babinyagan si Sir Rizal. At kasalukuyan sa ibang parte sa Laguna, nandiyan po yung aming magandang City Hall. At ginagawa na yung Coliseum, at which would be the biggest in the entire province. Of course, hindi natin maaaring makalimutan yung mga resorts namin. Yes. Napakaraming mga turista every summer. Mm-hmm. Ano naman, no? Papakita po sa atin kung paano niluluto ang okoy. So ano po ito? Ito po yung mga ingredients. Grated, papaya, and kalabasa. Uy, nagugas ka ng kamay, ah. Oh. Thank you. Okay. Tapos, bimix natin ito. Sibuyas. Kinchay. Spring onions. Okoy sa mga. Ano ho na itulong ng okoy sa buhay ninyo? Ba, napag-aral po kami ng aming nanay. Dahil sa okoy? Dahil sa okoy. Eh, nung kayo na nag-o-okoy, ano pong naitulong ito sa pamilya ninyo? Ay, naging source of income po namin. Ito, lagay muna ng galapo. Konting alamang. And then, lagay ulit ng kaupo. So, ang loob ko, hindi pinapasok ng narina. Ah, yung labas. Outer coating lang po. Ayun. So, ayan po. Napaka-brown. So, yung try, congressman. Oh, try po natin. Try natin. So, una, maglalagay ng galapong. Akala mo naman talaga alam na alam ko. Ay, kalat. Maya. Okay, tapos lagay natin ng maliwagang hipon. Ito na po ang tatawagin natin na okoy a la Sol and June. Maraming salamat po, Congressman June Chipeco. Sabi po ang pasasalamat sapagkat naipakita niyo po sa pamamagitan ng inyong programang ito, ha, ay itong aming ng mga masasarap na pagkain. Sana naman, tayuin kami para kumuha ng aming pagkain. Ayan, yung tawag dito. Okoy. Okoy, aming turon, at iba pang mga nakita nila. Okay. Thank you very maraming much, Tito salamat, June. Maraming salamat, teka, mag-selfie muna tayo. Smile, Tito June. Talaga namang nabusog po tayo sa napakasasarap na mga pagkain mula sa Binyan at Kalamba, pati na rin ang ating mga mata sa mga historical at tourist destinations na ating mga nakita. Oy, baka akala nyo tapos na. Hindi pa po, dahil sa ating mga ko-soulmate, meron pa rin tayong palaro at pa-premyo. Nakikita nyo ba itong mga ito? Yan ho, ang pwedeng mapanalunan ng unang 20 na talaga namang magko-comment sa ating YouTube channel. Okay, ito ipapadala namin sa inyo ng libreng-libre at huwag nyo rin kakalimutang mag-like, share, at subscribe sa aming YouTube channel na makikita nyo sa inyong mga screen. Ako pa rin po si Sol Aragones at ito pa rin ang Contour. Parang pinapatakam ka dun sa ano, dun sa naging isang pasa sa loob. Ay, pero bago matikman yun, masarap na rin naman. I'm sure. Meron po tayo mahiwagang pinggan? Meron. Ito yan. Kung ano ba, nag-ready talaga kayo. Sobra.